Guys, for today's video, gusto ko kasing i-share sa inyo yung recent experience ko with BPI credit to cash. Masaya kasi ako na i-share ko to sa inyo kasi parang feeling ko nakuha ko yung pinakamagandang deal sa isang loan. Hindi ko rin alam parang feeling ko nakahiram ako ng sobrang gaan with BPI. Kung gusto nyo malaman kung paano ako nakahiram at ano ba tong hiniraman ko at bakit ako nanghiram, well, samahan nyo ako, pag-usapan natin yan. Sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quinto's Review TV. So if you're new here on my channel, I do reviews about entrepreneurship, small business, and other good financial practice na meron akong experience at ginawa ko na yan ng videos and playlists na makikita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Nasabi ko nga kanina na masaya akong i-share to sa inyo. Bakit? Nakapag-loan ako sa BPI na sobrang baba ng interest rate. Well, first, bakit ba ako umutang? Or para saan yung inutang ko at magkano? Okay, if you can see right now, iba yung itsura ng aking studio ngayon or ng aking office, it's because lumipat kami ng tirahan. With that, syempre, ang daming gastos to the point na medyo nag-critical yung savings namin. Kaya sabi ko, manghihiram na lang ako. So, I was in the market ng paghahanap ng magandang deal ng utangan. So, tinignan ko sa credit card, yung mga other revolving credit ko, chinek ko, Revy credit, G credit, Maya credit, ano pa ba? G loan, chinek ko yan. G gifts, chinek ko rin yan. Buutang na sana ako with S loan. However, nakatanggap ako ng timely message coming from BPI. And ito siya. Here's one way to boost your holiday funds, Patrick. Convert your 39,000 pesos of your available credit limit to cash and enjoy a conveniently monthly installment with a low add-on rate of 0.59% for 36 months or with an effective annual interest rate of 12.97% per annum. Okay, let's stop there. So, yun pa lang, na-capture na ako kagad dito kasi lumalabas na 12.97% ang effective interest rate niya. Or ano ba yung effective interest rate? Effective interest rate is the parang total cost of loan. Kasama na dyan yung fees. Yan, di ba? Kung sa online lending app may mga one-time fees. So, sinasama yung fees na yon sa kabuuang cost ng loan. Interest plus yung mga lahat ng insurance na babayaran mo at sa one-time charges. Yun yung cost of loan. And kung kukunin mo yung rate ng cost of loan divided by dun sa principal mo, makuha mo yung effective interest rate. So, yung effective interest rate is 12.97. So, i-divide mo lang siya, that's almost 1.something% lang per month for the effective interest rate. So, napakababa niya. Okay. So, sabi ko, kaso ang liit lang nang makukuha ko, 39,000 lang. Pero sige, malaking tulong na rin yan. Like, kunyari, bibila ako ng furniture, ng sofa. Bagong sofa para sa dito sa nilipatan naming bahay. Ang ginawa ko, nagpunta ako kay BPI branch. Sabi ko, mag-apply po ako ng credit to cash. So, paano ba ang process nun? Nangyari is, syempre, kumuha ko ng number, napunta ako sa new account section. And then, turn ko na, sinabi ko na, magpapa-credit to cash po ako. Meron po akong natanggap na promo code. Yun. Napaka-importante nun, guys. Kasi running ang mga promotions ng mga credit card like ito ni BPI, maraming ino-offer na promotion sa'yo na hindi lang natin alam na nagpa-pile up pala yung mga promotion. So, specific to that, so sabi niya, sige sir, kunin ko po yung credit card nyo and your ID. So, binigay ko yung credit card and ID and chinek niya yung mga promotions. And ang dami palang promotions na nakapile up sa akin. Sabi ko, ito yung nakuha ko, which is the 0.59% add-on interest rate for 36 months. Okay sir, meron pa po kayong ibang dito, promo. Meron po ditong 0.59% for 36 months and meron pa kayong bill later or parang buy now and pay later option na after 2 months doon namin kayo ibibill. At talaga, meron din naman po kayong at 12 months to pay at a low interest rate of 0.55%. So nagulat ako na, may ganung mga promotions pala. Tapos tinanong ko siya na, so ano yan, lagi bang nandyan yan? Sabi sa akin, nung new account section is hindi daw talaga, ino-offer lang daw talaga yan, lalo na sa may mga okay na credit card standing. Ito yung sinasabi ko last time na, pag hindi mo kailangan ng funds, doon sila nag-offer ng mas mababang interest rate. Pero pag nakikita na ng max na yung spending mo, then medyo ang offer nila is matataas na
interest rate sa loan options. Feeling ko pang enganyo talaga itong mas mababang interest rate. Well, anyway, going back, so yun, pinili ko yung in-offer sa akin ng new account section na 36 months to pay na 0.59% with a buy now, pay later option or bill later after 2 months. So yan, eh nagulat ako kasi dun sa message sa akin, 39,000 lang yung available funds. And then sinabi niya sa akin, meron po kayong available na around 50 something thousand. Pwede niyo rin po itong i-max. So, sabi ko, ah talaga, meron pa akong ganyang balance sa madness limit ko. Opo, meron pa po. So, ah sige, i-max ko na lang. Kunin ko na lang yung 50,000. Yan na lang yung i-credito cash natin. And then, yan, pre-process, nag-fill up ako ng application form. Pinotocopy yung credit card ko and then yung ID ko. Tapos, binalik sa akin, sabi sa akin, okay na po, na-process ko na po. Just wait for 2 to 3 banking days. So, yung previous experience ko doon is after 1 banking day, natanggap ko na siya. Pero this time, naghintay pa ako ng 2 banking day or 2 days para makuha ko or matanggap ko sa nominated bank account ko na BPI yung hiniram kong credit to cash. After 2 days, nakita ko, pumasok na lang. Usually, hapon yun pumapasok. Okay, so kung i-calculate natin yan, gamitin natin yung 0.59%. So, 0.59% times 36 months, it would give us around 21.24%. So, 51,000 times 0.2124%. It would give us around 10,832 interest. So, i-plus natin yan sa 51,000 na ni-loan ko, makuha natin is 61,832.4. Then, i-divide natin yan with 36 months. So, around 1,717 lang ang babayaran kong monthly. And then, dun sa 10,000 na yon, 10,000 lang yung interest ko for 3 years. So, kung i-divide natin yan sa 3 taon, lalabas lang na around 3,000 lang ang interest ko. Diba? So, sobrang baba na itong interest na nakuha ko. Okay, so sa mga BPI account holders dyan, BPI credit card. So ako, thankful ako na meron akong BPI credit card na maaasahan na kung kailan ko kailanganin, available yung credit to cash facility sa akin. And that's not all guys, hindi siya nabawas sa normal credit limit ko. Nabawas yung 51,000 na yon sa madness limit. Magkaibang limit yan guys. Yung regular na straight purchases, nababawas yun sa normal na credit limit ni BPI, while yung mga installment ito and itong credit to cash ay nababawas naman sa madness limit. So parang hindi apektado yung aking credit card kasi parang may separate limit ako. Okay. So, napaka-saya ko dito. As in, magandang deal itong nakuha ko from BPI. Nagkaroon na ba kayo ng event sa buhay nyo? As in, gumastos kayo ng malaki. Like, para sa amin, siguro nakagastos na kami ng more than 250,000 sa paglilipat lang. Pagbili ng bagong mga furnitures, mga gamit, mga kama, mga ganun. As in, para kami nagsimula eh. So, for our question of the day, guys, na-experience nyo na ba na gumastos ng napakalaki para sa single event in your life? Like, gaano kalaki and para saan? Saan yung ginamit? So, comment niya sa comment section sa baba and mayroon kayong chance na manalo ng 500 pesos every week. Also, guys, make sure na naka-like and subscribe na kayo dito and ilagay niyo rin ang hashtag na Road to 75K subs para may chance kayong manalo sa ating cellphone giveaway para sa month ng October. Before I end this video, mag-shoutout muna tayo at shoutout kay at Ronald Bacus 8832. Sabi niya, pa-shoutout po, have a good health. At Ronald Bacus 8832, maraming salamat po sa inyo. Kayo din po, have a good health and God bless. Thank you for watching and supporting my channel. So yun lang muna guys for today's video. Maraming salamat. I hope you like this video. Leave a thumbs up and if not, wala nang problema dyan. But continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabi ng subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!